Good morning, Sidewalk Kids! Welcome sa Sidewalk TV! It's another beautiful Saturday muli ang bigay ng Panginoon. At hatid naman namin ang kasiyahan at aral na mula sa Panginoon. Makakasama natin ngayong araw na ito ang nag-iisang lolo, si Lolo Pedro. Hi Sidewalk Kids! Magandang umaga! Nagbabalik muli ang inyong matandang lolo, pero sobrang gwapo! Ako si Lolo Pedro. Kamusta kayong lahat? Natutuwa ako na makita kayong muli nakasama ni Ate Angelica. Kahit ako, natutuwa na magkakasama tayong lahat. Kaya bago natin simulan ang lahat, inaanyayahan ko kayo na tumayo at kantahin natin ng Let's Be Very Quiet. Okay? 1, 2, 3, go! Let's be very quiet. Let's be very quiet. I close my eyes, I bow my head, I close my hands and pray to God. Sabayan niyo ako, ah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na iyong ibinigay sa amin. Panginoon, nawa po kami ay inyong samahan upang matuto ng inyong salita. Mahal na mahal ka po namin, Jesus. In Jesus' name we pray, Amen! Maraming salamat sa inyong pagsabay. Tayo naman ay umawit at kumanta upang bigyan ng papuri ang Diyos. Tara na! Masaya at kung tanong bakit kaya, oo, mahal ako ng nanay ko, oo, mahal ako ng tatay ko, pero may higit na nagmamahal sa akin. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Ito'y aawitin sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Kahit ako ay okay lang, may ngiti pa rin ang kinahin. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Ito'y aawitin ko sa inyo, sa mundo. Mahal ako ni Jesus, mahal ako ni Jesus. Batang Sidewalk, naka-experience na ba kayo ng patagpuan muli ang matagal na bagay na ngayon nyo lang ulit nakita? Ako po, Ate Angelica. Ito yung old picture namin dati. Ang saya namin dito. Wow naman! Mabuti at naitago mo yung picture nyo. Opo, Ate Angelica.
Kasi ito yung alaala namin na magkakasama kami. Alam mo ba na sa ating Bible story ay merong isang hari na nakatuklas ng isang aklat na matagal nang nawawala. At ito yung panahon na hindi pa siya ipinapanganak. Iyon ang kautusan ng Diyos. Talaga? Kung sa akin ang picture, sa kanya naman ay aklat na matagal na nawawala sa panahon na ito at hindi pa siya pinapanganak. Kamanga-manga! Oo, kaya handa ka na ba? Opo, Ate Angelica. But before that, meron muna tayong tatlong rules. Sige, Lolo Pedro. Ibigay mo sa kanila ang tatlong rules na dapat nilang gawin habang tayo ay nagsisimulang magturo. Okay, kids. Meron tayong stop, look, and listen. Ang una ay stop. Itigil muna natin ang pakikipagharutan sa katabi or tayo ay umupo para hindi ka magulo habang nakikinig sa amin. Pangalawa naman ay look. Gusto ko ang lahat ng inyong magaganda at gwapong mata ay sa akin lamang nakatingin. Gusto ko makita ang inyong mga mata. Ayan! Nakatingin na kayo. At ang panguli naman ay listen. Dapat ang inyong mga tainga ay sa akin lamang. Pakinggang mabuti ang aming ituturo upang marami kayong matutunan ngayon sa lesson natin. Ano nga ulit ang ating rules? Stop! Look! And listen! Hello kids! Meron akong ipapakilala sa inyo. Siya si Haring Josias. Siya ay 8 taong gulang pa lamang nang siya'y maging hari. Trivia time! Alam niyo ba, sa buong Bible, ang pinakabatang hari na nakasulat ay si Haring Josias. Pwede niyo rin itong basahin sa libro ng 2 Hari, chapter 22. Mahal na mahal siya ng Panginoon dahil simula bata pa lamang siya ay nilulugod niya na ang Panginoon. Isang araw, inutusan niya ang kanyang tauhan na pumunta sa templo. Para may bagong matutunan muli ang mga batang sidewalk, ano nga bang templo, Lolo Pedro? Ang templo na iyon ay isang gusali kung saan sila nagtitipon para sambahin ang Diyos. Tama, kaya habang sila ay nagtatrabaho ay may didiskubre ang kanilang punong pare na isang aklat na naglalaman ng kautusan ng Diyos. Parang ganito, ibinigay niya ang aklat sa kanyang opisyales at binasa sa kanya. Ano kaya ang mga utos ang nakasulat sa aklat na iyon? Curious lang ako. Habang nakikinig si Haring Josias, nalaman niya na nagalit sa kanyang Diyos. Dahil hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos sa kanila. Kaya pinunit ni Haring Josias ang kanyang damit at umiyak. Nakakalungkot nga naman na hindi natin namalayan na hindi na pala tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya dapat baguhin natin ang gantong asal, ha? Nalungkot at natakot si Haring Josias dahil kapag sinuway nila ang Diyos, sila ay paparusahan. Upang makasigurado, sila ay pinatawag ni Hulda na isang propetista. Anong sinabi ni Hulda nang mabasa niya ang aklat? Sinabi ni Hulda na nagalit ang Diyos sa bayan nila dahil sinuway nila ang Diyos at marami ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Naku, tiyak na paparusahan sila ng Diyos sa kanilang ginagawa. Pero tiniyak ni Hulda na nakita ng Diyos kung paano nagpakumbaba at umiyak si Haring Josiah dahil sa kanyang ginawa, hindi sila pinarusahan. Pagkatapos nito, ano naman ang ginawa ni Haring Josias? Tinipon niya ang mga tao sa templo at binasa ang nakasulat sa aklat. Nagkasundo ang lahat na sundin ang nakasulat sa aklat. Ito ay isang batas na nagsasabi kung paano dapat mamuhay. Ipinawasak ni Haring Josias ang lugar kung saan sila sumasamba ng mga Diyos-Diyosan upang hindi sila magkamali. Habang sinusunog nila ito, naalala ni Haring Josias
ang nakasulat sa aklat. Pwede mo bang basahin ang Exodo 24 verse 5, Lolo Pedro? Pwedeng-pwede, Ate Angelica. Ito ang sinabi sa Exodo 20 verse 4 to 5. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan para sa inyong sarili. Huwag kayong yuyukod o sasamba sa mga ito, sapagkat ako ang Panginoon niyong Diyos at hindi ako papayag ng may karibal. At nagdiwang ang lahat upang bigyan karangalan ang Diyos. At ito ang Passover Festival. Ang Passover Festival ay tutulong sa kanila upang maalala nila kung paano iningato ng Diyos at inilabas sa Ehipto ang bansang umalipin sa kanila. Ilang daan taon na ang nakalipas. Upang malaman namin kung naunawaan at isinapuso nyo ang ating Bible story ngayong araw na ito, susubukan namin na magbigay ng ilang katanungan at sasagutin nyo lamang ito sa loob ng 3 segundo. Kung alam niyo ang tamang sagot, pwede nyong sabihin sa inyong katabi ang inyong mga sagot. At kung hawak naman ninyo ang inyong cellphone, pwede kayong mag-comment sa ibaba at titignan namin kung tama ang mga ito. Okay, para sa unang tanong, ilang taon nagsimula maging hari si Haring Josias? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1... Pakisabi ang tamang sagot, Lolo Pedro. Ang tamang sagot ay 8 taong gulang. Tama! 8 taong gulang pa lamang siya nang siya'y maging hari. Para naman sa ikalawang tanong, sino ang propetista na tinawag ni Haring Josias upang malaman ang tunay na ibig sabihin ng aklat? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1... Pakisabi ang tamang sagot, Lolo Pedro. Ang tamang sagot ay si Hulda. Correct! Ang gagaling niyo, mga bata. At para naman sa ating pangatlong katanungan, ano ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos kina Haring Josias? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1. Pakisabi ang tamang sagot, Lolo Pedro. Ang tamang sagot ay dahil sinuway nila ang utos ng Diyos at sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan. Correct! At para naman sa ating ikahuling katanungan, ano ang tawag sa festival na tumulong sa kanila na maalala kung paano iningatan at ipinalaya ang kanilang bayan ng ilang taon? Ano ang tamang sagot? In 3, 2, 1... Pakisabi ang tamang sagot, Lolo Pedro. Ang tamang sagot ay Passover Festival. Tama! Ang gagaling nyo, kids! Dahil dyan, ang bawat isa ay makakatanggap ng isang FPJ Club. Ganto yon, mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isang bala ka lang. Bang! Okay, sabay-sabay tayo ah, with energy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isang bala ka lang. Bang! Ang ating memory verse ay makikita sa Awit 32 verse 8. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ay sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Gaya ni Haring Josias, kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, ang Biblia, kailangang handa tayong sumunod sa mga sinasabi nito. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa paraan na nakakalugod sa Kanya. Hindi niya tayo ipapahamak sa landas na kung saan siya mismo ang naglagay sa atin. Siya ang ating gabay at ilaw sa ating mga lalakaran. Sa ating pagbabasa ng Biblia, ay marami tayong madidiscover ng mga bagay na sinabi ng Diyos. Kung patuloy nating babasahin ang Biblia, ay mapapansin ninyong naglalaman ito ng tungkol sa Diyos. Pakikitungo niya sa mga tao, mga pangakong binigay niya sa atin, at mga utos na gusto niyang sundin natin. Kaya patuloy nating sikapin na sundin ang utos ng Diyos dahil ito ay makakabuti sa atin.
At para naman sa ating question of the week, ano ang mga gawaing bahay na inyong ginagawa upang ikasaya ng inyong mga magulang? I-comment sa baba ang inyong mga sagot or pwede nyo rin sabihin sa inyong mga kaibigan, kapatid, magulang na kasama ninyo. Gusto namin na marinig ang inyong mga sagot, kaya sagot na! At yan ang lahat ngayong umaga. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin. Please like and follow our Facebook page at Batang Sidewalk Ministries. I-heart nyo na rin ang aming feature sa aming Instagram account at Batang Sidewalk Ministries. And hit subscribe, like, and comment sa aming YouTube channel. Just search Batang Sidewalk Ministries at pwede nyo rin panoorin ang iba pa naming mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat, mga bata! Abangan nyo kami sa aming Season 2, ah! At laging tatandaan, every gising is a blessing! See you again next time! Bye! See you next season! See you sa Season 2! Bye!